The next is ito na yung creating your Facebook ads. So I would really suggest Dan again to take down notes dito guys. So let's start. So ito yung balikan natin yung platform ng Facebook ads na ano. Ito yung whole dashboard mo to create your first Facebook ad. So yung kung makikita mo yung tatlong connected diyan na mga boxes, yung mga tab, campaigns, ad sets and ads. Connected diyan silang tatlo guys. So to start creating your first ad is you need to click on sa word na create. Okay, either of the two will work. And then kung makikita mo dyan, may mga arrows dyan na naka-focus on three main parts. Ito yung campaign, ad sets, and ad. So, i-breakdown natin yan sa isa-isa. So, ang campaign, ito yung mga marketing goal mo or mga marketing objective mo. So, makikita mo dyan sa here. Right? Choose your objective. So, ito yung mga campaign and again, mga marketing objective mo. May nakalagay dyan na brand awareness. Usually, ito yung parang letting people know about your business. Ang reach is basically to reach more people or audience. And traffic is if you want to drive traffic to your website. Engagement is kung gusto mo magkaroon ng mga likes, mga comments or shares ng post mo, ito yung piliin mo. App installation, basically, if you're selling apps to download, then you can select this. Video views, kung gusto mong maraming views, kung gusto mong maraming viewers ka sa Facebook video mo, piliin mo yan. Lead generation, if you want to get quality leads or people to sign up sa mga offers mo, example dito is mga webinar, mga subscriptions, or even event concerts. Sa messages, ito yung mga gusto mo, kung gusto mo makareceive ang Facebook page ng message directly to your page. And next is yung conversion. Ito yung kung may website ka, yung gusto mong may bumili sa products mo. Like, ang great example for this is yung mga e-commerce websites, e-commerce business. Let's say, nagbebenta ka ng mga shirts, cell phones, cell phone cases, etc. Pwede mo itong piliin, guys. And catalog sales is parang carousel type of ad lang. And lastly, itong store traffic. Pero, disable to ng Facebook muna. May naka-disable dyan kasi nga because of the COVID-19. More of a physical store kasi yan. So, and usually, ang pinaka-the best na gawin if bago ka pa sa business mo is yung engagement. Kasi nga, kung gusto mo mag-trending yung post mo through your ad, so ito muna yung gagamitin natin since we want to grow our likes sa page natin, di ba? So, the more likes you have, the more legit looking yung Facebook page mo kasi. So again, kung hindi ka pa nakapag-set up ng ad account, mag-notice dyan sana, set up your ad account. And ipaklik ka ulit ni Facebook to confirm your currency and your country. So again, pa-confirm ka kung ano bang currency mo. So in this part guys, kung yung client mo is from the US, ilagay mo lang dyan na ang currency nila is a US dollar. Depende if they are from Australia, Australian dollar na ilagay mo. Since, pero kung ikaw lang mag-create ng sarili mong ad account, ilagay mo lang yun yung peso. And time zone ng client mo. So, importante din yun.